Okay, yan mga Lodi Cakes, salamat ulit sa pag-subscribe sa Curie NFT Academy. Kung sakali mang hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe at pa-follow na rin, like, I mean, and syempre, hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga bago natin mga videos, mga tips din, or mga reviews na gagawin natin sa mga NFT play-to-earn games na involved tayo. Okay? For the Axie Infinity, there is this usual method natin na kapag nag-earn na tayo ng SLP, diadala natin siya sa peso using your MetaMask and then using your Binance. Okay? And there are three options na available now para magawa yon. Okay? And since SLP is now registered naman na sa ating Binance BEP token as a BEP20 token, so yung option C maging available na. Okay, the first method na gagawin natin is yung Ronin Bridge to Binance but still with a confirmation of MetaMask. Okay, hindi lang tayo magla-land sa MetaMask, and we will use as an example yung 20 SLP each. Okay, and compile natin kung magkano yung mga abutin sa gas fee, right? And even with the with the Ronin Bridge to MetaMask to Binance, yung normal, ito yung option na lagi natin ginagawa since the beginning. Evaluate natin how many gas fee. Okay, so I put 4 gas fees maximum possible because the last option is ito yung medyo mahaba, but we will evaluate nga kung makakamura ba tayo sa gas fee. Okay, so yun, we can start. Let's see dito sa ating Ronin Bridge muna. Okay, first thing to do is either you access your marketplace account using that Ronin. I have 600 SLP here. Okay, based dun sa ating example, we got 200, 200, 200 na gagawin for this example para apple to apple ang comparison natin. And you can actually see your assets mismo sa iyong basically sa iyong Ronin wallet. And it says here, I have 600 SLP, which match kung ano yung laman ng ating, ito rin, sa marketplace natin. Alright? So we can start the option A. Ulit natin, the option A is Ronin to Binance with the confirmation of MetaMask. Okay? How it works? The Ronin Bridge will create a gateway contract papunta sa ating ERC network address, which is from the Binance. And then, you will get a confirmation with MetaMask. So, still, MetaMask has an interaction kasi yun yung link doon. Because, basically, Ronin Bridge is na will interact with the smart contract, and then you will confirm it with MetaMask. Ang kailangan lang ay, number one, tama ang destination address. Kung ano yung ibibigay sa inyo sa Binance, yun din dapat. Okay? Ang inyong ilalagay. And then, yung inyong basically yung inyong network, pa-ensure na nasa ERC20 network tayo or the Ethereum mainnet. Okay? Huwag po tayo magkakamali doon. So, how to set it up? Okay. Currently, ang aking MetaMask, just to show an example, ay nasa smart chain, Binance smart chain, and go to this oval or oblong or elongated andito, and go to the Ethereum mainnet. Okay? And dyan, makita nyo magbabago yung symbol. Okay? And please ensure na ilalagay mo sa isang address mo na kung saan ka nag-i-store ng mga Ethereum mo for the gas fee. So currently, nilagay ko siya sa isang account na pinangalan akong Ethereum wallet, and I have about 0.04 Ethereum, which is $120. So I am assuming about $40 maximum, kaya naglagay ako ng 123 just for the example. Alright? Although medyo bumaba ngayon in terms of withdrawing SLP, it's less than 1,000 pesos, so in US dollars, that is about $15. So medyo nasa safe side naman tayo. Kaya ready ang ating MetaMask or the Ethereum wallet natin to receive these three options. All right. So we can start with the first option. With the first option, we'll go to the Binance, but in Binance, you will get your SLP
as it is and get its address. Okay, how to do it? So search the SLP sa Fiat and Spot. Okay, ito siya, ito yung bago. Okay, ignore the old SLP, we'll use the new one. And then since papunta rito sa Binance, this will be the receiver. So it means this will be the deposit. Okay? So ito yung deposit natin and we will choose the Ethereum network. So ito yung sasabi natin, no? Mamaya, para sa option 3, nasa Binance Smart Chain na rin siya. BNP20 na. So, kita natin yan. Alright? And dito, sabi nga rin dito, send only SLP to this deposit address and ensure na nasa Ethereum network ka. The ERC20. Yeah, malinaw na malinaw, Ethereum is ERC20 dito. Okay? Get this address first as your destination. And how to set it up? The next thing na gagawin natin is there are two things to access yung Ronin Bridge. You can withdraw from Ronin using this built-in na sa marketplace or go to your Ronin wallet, go to the deposit, ignore it. Alam ko mag-withdraw tayo, pero may option naman doon. Kapag dating mo sa Ronin wallet, you can withdraw the assets to Ethereum. Okay? So, pwede na ito, ang pindutin natin, at pag pinindot mo rin naman yung withdraw from Ronin, doon ka rin naman dadalhin. Yan. Okay? So now, the Ronin network, paki-ensure na nakakonect ka doon sa iyong tamang source of the SLP. So I have a Ronin ends with F2B2. AS Pogi builds ends in F2B2. So I have a correct source. Now, sa Ethereum address natin, ito yung sinasabi natin, nadidiretso na tayo dun sa Binance, but still, ulitin ko po, nilagay po rito na only withdraw to your MetaMask wallet, but so long as you have the correct Ethereum ERC20, is wala pong problema. Okay? So I have here, na kinapi natin kanina sa Binance, Binance ends with 2F7B, starts with 9132, and let's double check, starts with 9132, and 2F7B. And then I will withdraw ang aking SLP na 200 based on sa ating example. Okay. Yan, ito siya. And then let's check kung magkano magiging mga gas fee natin. So currently, pag nag-withdraw ka, it's about $20, $24. Tumaas ngayon, kanina 15 lang. Pwede natin siyang pakalmahin. Okay. So, sana lang ay maging pare-parehas to all throughout the example para hindi tayo ay para mas maganda yung ating mga comparison at tuloy-tuloy lang natin dire-diretso para within the same almost the same time frame tayo magta-transact. Okay? So in US dollars natin siya gagawin para mas ma ano, so it's less than $20. So sana yun din ang ating pumasok. Ronin Bridge. And we'll hit the next. The first thing na mangi andito is you have to understand na kapag nagpunta ka na sa iyong Ethereum addresses, tama yung address. And secondly, wala na po itong balikan, kaya dapat nasa tamang network at tamang address po tayo. You can check the gas fee nga sa Axie.live, yun yung kaninang in-access natin, and hit the understand button. And the first, ito yung sinasabi natin, you get two steps dito. First is you will open a gateway contract kay Ronin Network. So, there's no charge naman doon. Bubuksan mo lang yung pintuan para makalabas na yung asset mo. And then, doon pa lang siya magkakaroon ng interaction sa isang smart contract. Okay? So, since this is a bridge, the concept of a bridge is they will burn it here and then remint para mabalik yung supply doon sa circulation. So, walang nawala. Ang mawala lang ay yung iyong panggas. Yun lang naman yung babayaran mo doon eh. Pero 200 will still be 200 SLP papunta sa iyong Binance. Okay? So you will confirm this transaction. It will take some time. And then Ronin, the first thing is Ronin naghihingi sa'yo but there's no charge on opening a gateway contract. Ayan, Ronin gateway contract. Okay? Kasi nga, nasa bridge po tayo. Okay? And yun. Tignan natin to. A few inches later. Yan. So, nabuksan na. Na-confirm na natin dito.
And we will confirm it through MetaMask. Right? And yun, we'll hit the confirm through MetaMask. So, ibig sabihin, nag-confirm ka pa rin through MetaMask. So, hindi ka basically nag-bypass. Walang concept of bypass po dito kasi lahat po ay i-hit natin using our MetaMask. Okay? And that's it. Confirm lang natin. Ayun. So, si Ronin Bridge, yung magbabayad ng gantong gas fee, about $20. Same sa nakita natin kanina. And likely 30 seconds. So, updated na. Maganda na ngayon yung ano natin. Yung ating MetaMask. You can edit it kung gusto mong mas mabilis. Yan. Okay, nasa medium lang tayo. Pwede mong babaan. Mas bagal, 19. Pero wala naman tayo masyadong magiging benefit doon. Okay, dito tayo. Okay. You can save it. Lagi as medium and then confirm. So, hintay lang tayo dyan. You can view it in Etherscan kung ano yung update niya. A few inches later. So, yun. We need withdraw na yung ating ERC-20 token, which is the SLP, papunta doon sa ating Binance through MetaMask, basically. Okay? At yan, hintayin natin na matapos yung kanyang pagpaprocess. Ulitin natin, pwede natin siyang i-update dito yung ating mga gas fee. Okay? Pwede yan. Pero I set it as medium. So, pwede mong, yan, kung marunong po tayo, if you are advanced user po, pwede mong i-update yung mga GUI prices dito. Right? So, ang current ano ngayon is about almost 1:1 naman ang GUI. Yan po. So, dito sa unang transaction to, we spent the actual as $15.74. Okay? Yan po yung record natin. Kasi po, ito po yung actual na siningil sa atin nung ating transaction. So, paano po yan makikita para po makakuha natin? Punta ulit sa MetaMask. Kasi nga, MetaMask pa rin naman ang ginamit natin. Hindi po tayo dumiretso. Okay? Huwag po tayo ma-confuse doon. Wala po yung kung sinasabi nilang running to Binance sa diretso. Lagi pa rin tayong dadaan sa MetaMask. You will use MetaMask as confirmation. Okay? And copy lang natin itong 15.74 just to have this. Okay. As the first. At yun. Basically, yun na yung magiging total natin kasi hindi naman tayo magkakaroon ng ibang mga transactions. Okay? Ika-close natin to. And sabi ito, may pending withdrawal pa daw tayo. Na yan. Okay? Na basically, dapat tapos na yan. Dun sa kanina natin, pag nirefresh natin to, ay dapat zero na yan. A few moments later. Ayun! So, pumasok na sa ating Binance. Minimina na. Minimint na sa ating Binance. And it already has 6 out of 12. Okay? For only about 1 minute, andito na. So, mabilis ngayon. Magandang traffic ngayon. Hindi ganun ka-traffic. Okay? Ayan o. Withdraw SLP. Nasa $17 na lang ngayon. Okay? So, ayan na siya. We can monitor it here or you can directly monitor na mismo sa iyo GoTo Wallet, Fiat and Spot. Pero ang ginagawa ko, minomonitor ko dito until maging successful siya. And just hit the refresh button kung ano na nagiging update. And the other thing para ma-monitor, ma-check ninyo yung processing nito, i-hit nyo lang yung arrow button dito sa gilid. Okay? It is on the confirming stage. Status, tin date. 236, 237 na ngayon. And nasa network siya ng Ethereum. And go to the transaction ID if you want to check it. Basically, naging successful na doon sa pinanggalingan niya. Okay? We can close this para ma-check lang natin. Alright? And refresh natin. Baka tapos na yung 12 confirmations. Still on the 7. Hintay lang tayo. 2,000 years later. And back to the ball game. Tignan natin kung pumasok na. And that's it. Completed. So approximately, inabot yung transaction ng about 3 minutes to be exact. Kasi when we started the transaction dun sa Ronin kanina, so yan, 2:32. So nakatapos tayo na almost 8 minutes, nakapasok na sa ating Binance. Okay?
And we can go na sa ating Fiat and Spot, kung nandun na nga yung ating SLP. And there you go, we got 200 na. So, naitawid na natin 200. So, close na tayo sa option A. So, we got total $15.74 for the option A. Okay? And next, option B, yung the standard, Ronin Bridge to MetaMask to Binance using the .NET, the same ERC-20 network. So, how to do it? Close lang ulit natin to, and then we'll go ulit sa ating withdraw from Ronin. Dapat to, nabawasan na. Ang ating assets na lang ay, yes, 400 na lang. At dadalhin ulit natin siya sa network na yon, itong Ethereum wallet na to. Yun yung pagdadalhan natin siya. So, i-copy lang natin ulit dito and then we will paste. So, iba na to doon sa kanina. Kanina, Binance address or not Binance address. So, huwag na ito, huwag kang confused. ERC20 token address from Binance generated ang nilagay natin. Okay? Ethereum address pa rin yun. Okay? Now, we are using the Ethereum address na kinuha natin sa MetaMask, na nakuha sa MetaMask, ulitin ko, and we paste natin dito, and then we will draw our asset as an SLP, of course, and we'll use 200. So ito, MetaMask to, maglaland na tayo sa MetaMask. So there will be two gas fees dito, and I understand that we will do that, and you will confirm. In the same process, it will create a gateway contract na nandito. Okay? Yan. So just be patient ulit kung ilang minuto ang aabutin yan. So we started 241 for this. So we will make it within the same time frame. Yun po, pumasok na, I mean nabuksan na dito sa ating Ronin Gateway contract, and then we'll confirm it ulit through MetaMask. Same ulit, dapat yan pumasok dito. Okay? Confirm through MetaMask. Okay? Approximate gas fee $26. Isang tawid po, isang tawid. Okay? Isang tawid pa lang po yan. So, we'll check kung magkano po may gas fee. A few inches later. Okay? So, you can view with Etherscan or you can actually monitor na dito mismo. Okay? Ayan na siya. Pinapapasok na sa atin. Okay? Sa ating MetaMask. At malalaman natin yung maging exact amount nitong transfer na to. Right? So, pwede mo i-view sa Etherscan or pwede mo i-view diretso dito sa ating MetaMask. Okay, and then you can go with Etherscan and monitor kung ilang minuto, segundo na lang. About 45 seconds lang naman itong process na to. It's close to being confirmed naman na, almost 100%. And about $35 yung sinasabi dito. So, tumaas ang traffic ngayon. Hindi naman. Ang sabi dito yung mga nasa 19.36. So, hindi $35 yung lalabas dito, most probably. We'll see kung magkano maging actual. Okay? Can refresh it. A few inches later. Yun, naging successful na. Okay? So, 28 Gwei. So, about, ang 28 Gwei is about, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa $25 siguro. But you can check the Ethereum price, 0.005. Okay? Pwede kayong magpunta sa CoinGecko kung gusto nyo i-check doon. But meron naman ng ano, meron na rin namang converter doon. Pero yung sa gusto manually mag-check, 800 pesos. So, okay. So, medyo mura din ngayon, ha? And let's go. Double check natin kung magkano nga talaga ang inaabot yung transaction na to. Okay. How to do it? How to do it is go to this transaction, yung sa may send natin kanina. And ayun, $17.54. Okay? So, less than 1,000 pesos. Right? Yun. And, now, of course, you get a second gas fee. Kasi nangyari nga, ito ay papasok dito. Papasok sa ating Ethereum. Pero huwag kayong kabahan. Uy, nasa ng SLP ko? Ang gagawin lang natin po para ma-monitor natin ang SLP natin sa ating Ethereum wallet is go again to CoinGecko and look for SLP.
Look for a smooth love potion and then hit it. And meron na rito, pwede nyong manually i-add yung token, but there's a built-in add to MetaMask na token dito, yung kamuka ni MetaMask na icon, and you will add that token. So yun, na-fetch siya kagad na meron ng 200 SLP doon. Okay? That's it. Pumasok ka natin 200 SLP. Now, what we will do next? The next thing you will do is you will send this SLP, hit the SLP, and then you will send it naman doon ulit naman sa ating Binance Smart Chain ulit. Yun yung kanina, yun na-address natin. So, ulitin natin yung process na yun. Fiat and spot. Okay? Hanapin lang natin si Smooth Love Potion. Okay? And deposit ulit. And choose again the ERC-20 network. And then you can make it okay. And then copy this address. This Ethereum address pa din. Okay? So, yung pinasabi natin, same Ethereum address pa rin naman. Ito lang yung ginagawa ng iba. Siyempre, dito tayo nadaan. Ito yung gusto ng iba. Mas safe daw dito. So, pagbigyan po natin. We'll just evaluate the gas fee. Okay? Mas safe daw. Hindi daw sila naniniwalang safe po yung una. But we're doing it a lot of times. So, $37 ang mababawas. No, ito yung ano yun. So, estimated gas fee pala is about 4.79. Okay. So, ulitin ko lang. The option A is not an is not something na mali or it is still going directly, I mean going through MetaMask kasi siya naman yung magbubukas ng pintuan papunta kay Binance. So wala po tayong nakikitang mali doon as long as ito lang po ang kailangan natatandaan. Paki-send ang tamang SLP address at paki-ensure na nasa ERC-20 network din yun. Okay? If the source is ERC-20 network, the destination is to be ERC-20. Yun lang po kasimple yun. And now we're sending SLP to the Binance address. And ulitin ko, yan ay nasa Ethereum mainnet. So hintayin lang ulit natin kung magkano magiging final na gas fee nito. Okay? Ayun. $3.04. Okay? Lagay natin dito. 3.02. $3.04. Okay? So, total niya, is yan. Okay. So, hit natin. Copy natin ito. 0.04 and then we can paste it here. Ayun. 20.58. So, dun sa approach natin kanina, nakatipid tayo ng about $5. Okay? Dito, yan, may konti na difference. Pero, yun yan. Kung takot kayo sa approach na to, it's fine. Go with this approach. May konting diferensya na $5, roughly. So, yun ang matitipid mo. So, approximately 250 pesos kung masanay kayong gamit sa option B. So, I'm not saying na wag nyo nang gawin to at mag-proceed kayo dito. I'm just saying na both options will work with this difference of a gas price. Okay? So, kung i-convert natin siya into peso, gawin natin ganito. Gawa tayo ng total gas fee into PHP. Okay? Gawa tayo ng gas fee into USD. And then, let's multiply this to 51 pesos, yun nasa taas. Okay? Ito sa times 51 pesos. So, paano naman ito na yung difference? Yan. So, that's it. Basically, dapat nakatawid na yun doon. Kasi sabi ito, nasan niya na. And we will check, of course. We can refresh ulit itong page na ito na deposit crypto. And then, let's see. Yan. So, nagmimint na rin. And we got this 200 confirming ulit. At hintayin ulit natin kung matatapos na siya habang naghihintay. So, habang naghihintay dyan is we will see muna. Ano ba? I will explain muna what is option C. Option C, this is using the Binance Smart Bridge. Okay? So, if you will open the Binance Smart Bridge dito sa ating tab, Binance Bridge, check daw natin. Sabi kasi nila ay meron daw SLP sa Binance Bridge. Okay? So, if I will connect this, I will change my wallet and then I will connect to, say, my MetaMask. Okay?
connect lang natin sa ating Ethereum wallet. Sulitin ko ha, paano natin ginawa yun? Change natin wallet, connect to MetaMask. Connect natin dito. And then, ensure lang na yung nasa tama tayong address, 7BC6, 7BC6. Sabi dito, meron daw asset na SLP. Ayun, meron na nga. Okay. Try natin to. Ayan. Completed na. So, dalawang 200 SLP na ina-tawid natin using the option A and the option B. Let's monitor. Or let's check, I mean, sa ating fiat and spot. If I have, dapat 400 na to. Yes, I got 400. Okay? So, dalawa na ina-tawid natin. Now, let's go with the last option. The last option natin is the mahaba to. So, this is Ronin Bridge to MetaMask and then using Binance Bridge to Binance Smart Chain with the BEP network. So, sulit ba to? Sulit ba itong gagawin natin na to? Kasi lilipat-lipat tayo ng network eh. So, let's see kung sulit. Mahaba to. Okay. And let's check. Yun, nasa ganung range naman ng withdraw SLP. So, sana hindi masyadong malayo ang diferensya nung within the same time frame. And we'll use again the bridge. Close natin ulit to. We'll repeat yung ating process. Okay. Slide transition. Option C. Option C is using Ronin Bridge, MetaMask, and then you will use the Binance Bridge to switch naman sa ating BEP20 network. So to do that, the first thing na gagawin natin ay tanong, meron na po ba tayong smart chain network? Kung wala pa, mag-setup na po tayo. So to do that is go to this oblong sa itaas and then we kung nakita yung Ethereum mainnet pa din to and iabang nyo lang na dapat meron na kayo ng smart chain or Binance Smart Chain. Okay? Dito sa Binance Smart Chain, pag nag-connect tayo dito, okay? Yan. Kung wala pa tayo ay mag-connect tayo ng custom RPC. Okay? So meron na ako dito, ayan I can cancel this muna yung nakaraan. Okay? Okay, iyan siya. Yung ating Ethereum using the Binance Smart Chain. So walang nagbago sa address. Okay? Parehas na parehas po 'yan, 7BC6. Ang magkaiba lang po ay yung network. Okay? Pansin niyo po, ulitin ko. Ethereum mainnet 7BC6. Andiyan na mga assets natin ay ito, Ethereum. Okay? Punta tayo sa Smart Chain. Ayan, ang laman niyan, mga BNB, yung mga iba kong mga laro. Okay? Yan siya. Pero Smart Chain na. So, paano mo ito isa set up? First thing is, go to the Google and look for the Binance to MetaMask. And it will lead you to the Academy site. Ayan. Connecting MetaMask to Binance Smart Chain. Just scroll somewhere sa kalagitnaan. Iyanan nyo naman sa'yo yun. Ayan. So, mainnet. This is the one you are probably looking for. So, you have to set this up. Ako kasi naka-set up na. So, to set it up, go to the sa oblong it sa taas and then custom RPC. And then, lahat po ng details na to, i-copy and paste nyo lang po siya. Smart chain, ito siya. Okay? Ito yung Binance site. Alright? And chain ID 56, currency symbol is BNB, and the explorer is BSX scan. So, since sabi nga dito, nakalagay na dun sa kanina ko pa, kaya sinabi na dito, it's currently used by the Smart Chain Network sa net ko. So, hindi ko na i-hit yung save. I cannot see, no longer hit the save kasi nagamit naman na. So, just cancel it. For you who are new, setting it up newly, pwede nyo ma-hit yung save button. So, I will cancel it in my case. Right? And that's it. I have a Smart Chain. Okay? So, paano siya gagawin? Dito. Still, the first thing you will do ay you will land pa rin sa Ethereum mainnet. Kasi, ang iyong mga tokens po ay nasa ERC20. Itong natitira natin 200 SLP ay nasa ERC20. So, hindi po pwedeng dumiretso agad yan nang wala kang dadaalang bridge. Okay? So, paano natin po gagawin yon? Step 1, of course, withdraw from Ronin. Upon withdrawing from Ronin, uulitin natin yung same step. Kakopy natin yung address. Zero ulit yung SLP kasi naitawid natin ito kanina.
And then you will paste it here. And then select your asset na remaining na 200 na lang dapat kasi naubos na nga yung sa example natin. And then hit max. And we'll hit next. Okay? I understand. So ulitin na lang natin yan and confirm. Okay? So kanina, hindi natin na-monitor. The option B took around about 10 minutes then. So konti lang naman yung nadagdag na proseso. Roughly. Okay? Kasi kung mapapansin natin, nag-transact tayo kanina ng mga anong oras yun dito nung nag-send tayo. Ayan. 2:43. Tapos anong oras siya nag-land sa ating wallet. Okay? If you will go to the deposit ulit. Okay? Nag-land siya ng ay, mabilis din pala. 7 minutes. So, almost the same. Almost the same nitong ginawa natin. This took 7 minutes, 2:43. Ito naman, 2:36 na tapos. Tignan natin yung una nating SLP. Ito yun eh. 2:32. 4 minutes. Sorry. 4 minutes yung una. Ito, 200 SLP. 2:32, 2:36. Okay, yung isa naman ay 7 minutes. 4 minutes, 7 minutes. So, mabilis lang. Mabilis lang yung nangyari. Okay? So, balik tayo kung natapos na. Ayun, humingi na naman siya confirmation through MetaMask. So, ito yung pangatlo natin. Lahat pa rin nadaan sa MetaMask. Okay? And yun, we'll confirm it. $17 to. Okay, let's see. Nag-withdraw pa rin siya. Nag-withdraw pa rin siya. Alright. So, yun. May laman na yung ating wallet. Okay? Basically, na-withdraw na. Pumasok na dapat to. But we'll record the 15.21 as the first transaction. 15.21. Okay. So, yan siya. Okay? And we'll go naman sa ating next step. Okay, dapat nandito na yun sa ating wallet. Ayun, 200 SLP. Okay? So now this step is, tatawid na tayo. We will use the Binance Bridge. Okay? So now let's evaluate kung pwede na ba talaga yung ating Binance Smart Bridge. Okay? Kasi, nandito yung ating SLP. Nakaregister naman na siya sa ating Binance Bridge. Okay? And then there's also a news na nag-tweet na rin na listed na sa BEP20 token. And let's visit. Let's see kung available na ba sa bridge yung ating SLP. So, hanapin lang natin kung nandun na talaga ang ating SLP or nandun na talaga yung SLP. Yeah. So, sabi dito, 22 hours ago, AXS and SLP has been listed on Binance Bridge. Okay? So, pagkabalik nagpunta tayo sa Binance Bridge, doon naman siya pupunta. Balik tayo. Check na kung nandito nga si AXS and SLP. Can go down. And yes, nandito na po. Confirm po na ang ating AXS and SLP ay available na sa bridge ng Binance. And we can connect the same MetaMask address. Right? And in-ensure ko na meron akong laman na 359 SLP. Okay? This SLP is basically yung may contract address na kung makikita natin yan, okay, sa Etherscan, tama naman, tama po ito, ending with AAA25. It matches naman yung nakalagay sa coin market. Okay, kung pupuntahan natin coin market or sa ano, ito rin siya, AA25 from Ethereum network. Okay, AAA25, yan din siya. And kung pupunta tayo sa ating wallet, Fiat and Spot, if we will try to withdraw itong Smooth Love Potion, okay, yun din yung ibibigay niya sa ating mga warning. Kung halimbawa ang pupunta tayo, example, example lang natin to ha, just for the sake of example, okay, ERC-20, yan. Yung kanyang warning says it ends with AAA-25. So, tama yan. Okay? And, ang medyo, ano lang natin dito,
concern is we are properly connected, okay, sa ating Ethereum network. It's connected to that network and it has, so 7BC6, 7BC6 yung ating connected network. It has available of 359 SLP, which matches itong ating SLP nandito. However, it doesn't fetch. Okay? It doesn't fetch. Nasaan po yung error? If we will try to add this SLP to MetaMask, okay, yan, and then we will replace it, mapapansin nyo na magsi-zero. Actually, hindi yan zero. It has multiple decimals up to 18. Kung titignan natin yon, yung loob nito, okay, yung totoong details niyan, sorry, totoong details niyan, saan ba ito? Double check natin. Baka mag-send tayo. If you can swap this. Ayun o. Kapag nag-try ka, nababawasan. So, how many decimals are this? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Napupunta siya as 0. So, it means the currently installed SLP pa rito ay naka-18 decimals. So, may error pa po ang ating bridge. So, that's something that we can tweet with them. Okay? If we can check the replies. Okay? We can tweet this. Hi. The SLP in bridge Binance Smart Bridge shows 18 decimals and it is not showing the correct address token details. Okay, please update. Okay, you can reply with that para lang makita natin kung nag-view, kung ano nga sila. Check natin yung mga replies ng iba. Yung mga nag-reply na ba dito? Ni-retweet lang natin siya. Okay? So, yun lang yung, yun yung currently na problema ngayon. So, we can follow them. Okay? And, tama na kasi yung address eh. Actually, dapat zero yan. So, tama. Pero, pumapasok sa ating Ethereum wallet ay mali. Alright? So, pwede natin ibalik na. Wala namang problema yan. Pwede mo lang ibalik naman yun. Click mo lang ito sa ating CoinGecko and babalik na yan. Okay. So, this is the current issue ngayon. Ang current issue ngayon is listed siya as a new token sa bridge. Okay? Even if you swap. Right? So, this is related to ETH bridge. Okay? So, wala namang mga nagko-comment dito. Okay. Siguro, this is also a good opportunity. No, but you can trade the SLP on Binance now. So, may konti tayong mga errors pa rito. And something that we need to note as well is the BEP, itong BEP na to, so na-mix up nila. The BEP Peg Smooth Love Potion ay hindi ending ng EA ang AAA25 kasi yun ay nasa Ethereum. This one na nasa loob ng ating Binance Smart Chain na BEP20 Peg ay iba ang number niya. Okay? At hindi pa rin naman siya available sa ating market. So, let's see kung available ba tong crypto na to. Okay. Let's go to the markets and probably let's search the Smooth Love Potion. Hanap tayo ng fiat market siguro. Yan. So, ito. Ito yung medyo may problema. As you can see, yan. Medyo hindi siya magmamatch kasi nga wala yung BEP20 na token.
So you can hold it until mapasok na sa Binance. So there is a token na pwede mong malagay sa Binance chain, but you can as of this date, wala pa, hindi pa siya makakapasok. So this option is actually not available. Okay? So what we can do here is it's not available. So we can double check para mas maliwanagan tayo kung anong nangyari. Ano bang nangyari? We have SLP dito na available, but it doesn't really fetch pa po yung ating SLP na nandun kasi ang nakikita is 0 SLP because this SLP, if you add this to MetaMask, ay hindi matching in terms of decimals. Okay? Pansin nyo, nag-zero, nag-zero kasi napunta siya dun sa dulo. Okay? Kaya mag-sample lang tayo. Okay, ayun no, napunta siya dun sa dulo. Okay, ulitin natin. Okay, ayan. O, say swap na lang tayo, swap. Ayun no, yung 359 ko napunta sa dulo, kumonte. Kasi nasingitan ng mga 000. Okay, so mali pa po ang setting. As of this date, August 18. Okay, August 19. Okay, 3:45 PM, hindi pa po available itong bridge. Okay? And we can put this not available. Okay? We can put this as not yet available. Okay? As of August 18. Bam. Okay? So, yun. Hindi pa po siya proceed. So, naipit lang po sa ating MetaMask, ng ating 359 SLP. Okay? Nandito lang po siya sa ating Ethereum network. So, huwag kayong mag-alala ulit. Balik lang natin ulit yung MetaMask na yan. Kasi yung totoong MetaMask na ending, yung totoong ERC token 20 ay ito. Right? So, they have to fix it. They have to fix kung ano yung naging built-in dito sa kanilang SLP. Kasi, nagkamali sila ng pagkakagawa. So, shout out po sa Binance sa atin pong nag-update dyan. May konti pa pong bug. Okay? Right? So, we will do that option later kapag okay na po itong Binance Smart Bridge. And we will do some tips and guides on how to do it. Okay? So, ngayon po, hindi pa po ito valid option although it shows na maliit pa siya dito or $15 pa lang siya dito, but it's not yet available. Okay? So, that's it. That's it for today, guys. Ulitin ko po, this is not yet available as of today. As of today. Ulitin ko po, as of today, hindi po available pa itong option na to kasi may konti pa po bugs yung bridge about dealing with SLP. Alright. Thank you so much and have a good day ahead. Thank you. PCO mga Lodi Cakes.